Ang Paldalmon Gate ay matatagpuan sa katimugang seksyon ng Sowon Hwasong Fortress. Iniulat na si Haring Jungjo. At iba pang mga hari ng kapanahunan ay dumaan sa tarangkahan para makarating sa Heian Laiwongwon. Ito ay pinangalan ng Esatong Paldal, na ang ibig sabihin ay lahat ng kalsada ay patungo sa Paldalmon Gate, at ito ay tulad ng noong unang panahon na itinalaga bilang National Treasure No. 402. Ang pagtatayo ng gate ay nagsimula noong 28 ng Pebrero at natapos noong 15 ng Setyembre taong 1774, Jongjo 18. Binubuo ito ng isang batong arco, dalawang palapag na kahoy na pavilion, at isang semi-circular brick wall na tumutulong sa pagtatanggol sa gate. Ang Paldalmon ay ang south gate ng Hwasong Fortress. Ang Paldal ay literal na nangangahulugang upang mamuno sa lahat ng direksyon. Ang pangalan ay nagmula sa Paldalsan Mountain sa kanluran ng Kuta. Ang mga kalsada malapit sa gate na ito ay humantong sa katimugang rehiyon ng Korean Peninsula. At iba't ibang kalakal mula sa mga lalawigan ng Chungcheong at Jeonla dumaan sa Paldalmon upang ipadala sa Hilaga sa Hanyang, ang kabisera ng lungsod. Sa makatuwid, ang mga pamilihan at tavern ay itinatag sa lugar sa paligid ng tarangkahan, na laging siksikan sa mga tao. Isa sa apat na pintuan ng Sowon Hwasong Fortress, ang Paldalmon ay itinayo noong 1794. Ang mga pangalan ng mga kasama sa pagtatayo ay nakasulat sa batong dingding ng tarangkahan. Ang Paldalmon ay medyo napreserba at sa makatuwid ay itinalaga bilang Treasure No. 402 noong 1964. Ang Paldalmon ay ang southern gate ng Sowon Hwasong Fortress, itinayo noong 1794 sa panahon ng huling Joseon Dynasty sa Korea. Ang pangalan ng gate ay nangangahulugan na ang mga kalsada ay bukas sa lahat ng direksyon. Sa apat na pintuan ng Kastilyo ng Hwa ay kinanta. Ang hilaga at timog ng mga pintuan ay mas malaki at higit na pinalamutian kaysa sa silangan at kanlurang mga pintuan. Sapat ang lapad ng gate na hugis bahaghari na gawa sa bato upang payagan ang palawit na pumasok at lumabas kahit na ang hari ay dumedalaw. Sa itaas, isang mid-rise na gate tower na may 5th kwarto sa harap at dalawang silid sa mga gilid ay itinayo. May mababang pader sa lahat ng panig sa paligid ng tore ng tarangkahan. At isang half-moon na hugis na Ongsong Fortress sa labas. Sa kaliwa at kanan ay mga pasilidad na may mahalagang papel sa pagtatanggol ng gate ng kastilyo, tulad ng Jokde. Ang Ongsong ay isang defensive facility na ginamit sa mga Korean castle mula pa noong una. Makikita rin ito sa Dongdaemun Gate sa Seoul Fortress at Pangnammun Gate sa Jeonju Castle. Ang Ongsong Fortress of Paldalmon Gate ay namumukod-tangi sa laki at hugis. Bilang karagdagan, ang Paldalmon Gate ay isang gate tower na may hip roof at sari-saring dekorasyon tulad ng gate tower ng kabiserang lungsod. Sa mga tuntunin ng sukat at anyo, kinakatawan nito ang arkitektura ng gatehouse ng Yumaong Joseon Dynasty sa Korea. Matatagpuan ang Paldalmon Gate sa isang lugar konektado sa Jeolla Province at Chungcheong Province. Kaya't nabuo ang isang pamilihan, at ito ay masikip sa maraming tao mula pa noong una. Sa tabi ng Paldalmon Gate, kahit ngayon, Paldalmon Market ay aktibo, at maraming tao ang gumagamit nito. Tulad ng Namdaemun Market sa Seoul, Paldalmon Market ay din ang pinakamaunlad na pang-ekonomiya at komersyal na lugar kabilang sa apat na gate ng Sowon Hwasong Fortress. At pinapanatili nito ang tradisyon ng Paldalmon Gate, at pinapanatili nito ang anyo ng isang tradisyonal na pamilihan. Sa kasamaang palad, malapit sa Paldalmon Gate, nabuo ang bagong kalsada sa pamamagitan ng urban planning. Bagamat nawala ang dating anyo ng kastilyo, ang hugis ng Paldalmon Gate ay mahusay na napanatili. Dahil ang commercial area malapit sa Paldalmon Gate ay napaka-aktibo ngayon, ang pagpapanumbalik ng anyo ng kastilyo ay imposible. Sa katunayan, sa Korea, mahirap hanapin ang lungsod na nagpapanumbalik ng lumang kastilyo at sinusubukang pangalagaan ito maliban sa Suwon City.